Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po, Father. It's an honor to be back, no, in my former parish. Mga kabadid, kalinsabay din po na tayo nagkakatipon sa ikatlong gabi ng ating pagnonobina sa ating patron, si San Pablo de la Cruz. Ay naroon na tayo rin sa linggong ito, sa 28th linggo sa karaniwang panahon, ay ang 107 taon ng pagpapakita ng Mahal na Birhen ng Fatima sa tumbata na sina Lucia, Jacinto at Jacinta. Na ito mga kapatid ay isang milestone sa ating pong parokya sapagkat alam naman po natin na ang koronada, ang Birhen ng ang Fatima ng Marikina na kung saan tayo nagkakaroon ng debosyon, malalim na debosyon sa Mahal na Birhen ng Fatima. Kaya tayo ay tunay na pinagpapala hindi lamang ng ating patron si San Pablo ng Cruz, kundi higit sa lahat ang Mahal na Birhen ng Fatima. Amen? Alam niyo po, talagang taglay ko pa rin kahit wala na po ako rito, yung pagdarasal ko kay San Pablo ng Cruz tungkol sa weather. Di po ba kanina, sa amin, sa Angono, umulan na po ng 2:30. Sabi ko, St. Paul, alam ko nagpo-procession sila gabi-gabi. Ngayon, pag ako ay pumunta sa iyo, bumalik ako sa iyo, pangako mo, nagtitiwala ako, hindi na uulan pag nag-procession sila. Amen? Ganyan po, palapakan natin ang Panginoon. I mean, ganyan po talaga kalakas yung power ni St. Paul of the Cross. Especially in terms of driving off yung mga typhoon or yung mga ulan, no? And I for one, for 10 years, no? Naranasan ko na po talaga yan. Nandito pa ako, Lord, St. Paul, magpo-procession kami. Alam ko hindi uulan yan. Uulan, mas maaga. Pero pag time na ng prosesyon, wala na. No. Kumbaga, sa loob ng 10 taon, this is time and tested for me. Kasi nandun yung pananampalataya ko, nandun yung pagtugon ni St. Paul, no, sa kanyang intercession, tinutugon ng ating Panginoong Diyos. To go back to the gospel taken from Mark chapter 10 verses 17 to 30, narinig po natin ang kwento ng isang lalaking mayaman na lumapit sa ating Panginoon at sinabi niya, Panginoon, ano po ang dapat kong gawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? At naroon mga kapatid, dito ay makikita natin yung magandang hangarin nung mayamang lalaki sa kanyang paglapit sa Panginoon. Because the young man was searching for a deeper meaning and purpose of his life. Dahil kumbaga sa buhay niya, lumaki siya na nandun yung karangyaan, he had all experienced everything in his life. Pero he is finding a deeper meaning and purpose in his life. Kaya nga, lumapit siya sa Panginoon na dito ay kakikitaan natin na in spite of everything that the young man has, pero something is lacking inside him. Merong pagkukulang na hinahanap niya. Kaya nga, sinagot siya ng Panginoon. Ang sabi sa kanya, tinupad mo na ba ang 10 commandments? Inaisa-isa ng Panginoon yung 10 commandments. At sabi ng mayamang lalaki, Panginoon, bata pa po ako, ginagawa ko na po iyan. And the Lord looked at him na tumang-tuwa. The Lord was pleased to look at him. Kasi kakaiba ito, bata pa, tinutupad na niya yung 10 utos. And the Lord tested him. At anong pagsubok na ginawa sa kanya ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, well and good, you have done the 10 commandments. Now, ang sabi ng Panginoon, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at ang lahat na napagbentahan mo, ibigay mo sa mga mahihirap.
And suddenly, with a sad face, umalis ang mayamang lalaki. He just can't easily give up his possessions. Ututusin, hindi madali para sa mayamang lalaki yung tanong ng ating Panginoon. Yung pinagawa sa kanya ng Panginoon, kahit sino man siguro dito sa atin, para ang hirap-hirap ba sa i-give up something that is so important to you. Pero yun yung challenge sa atin ng ating Panginoon. To sell everything and give to the poor is a radical call. Talaga mahirap. It's not easy. But Jesus is not just asking the young man to give up his possessions. Hindi lang naman yun ang gusto ng Panginoon. That from the start, alam naman ng Panginoon who He is. Ang gustong ipawiwatig sa kanya ng Panginoon, Jesus is inviting him to have a deeper relationship with Him. Na kumbaga sa buhay natin, hindi rin naman inaalis ang Diyos kung ano yung meron tayo. Everything that we have, hindi yan inaalis sa atin ng Diyos. Ang gusto lang ng Diyos, know your priorities. Alam mo kung ano yung mas mahalaga. At ang mas mahalaga is our relationship with Him. That you can easily give up your personal commitment, any events in your life, at naroon na ikaw ay uunahin mo muna ang Diyos. Sabi nga, God first before everything else, because God is the God of order. Kaya halimbawa na lang sa ating paglilingkod sa simbahan, especially when we have a commitment na ikaw magsaserve, let's say for example, ng 10 o'clock, and you have a personal commitment, may family commitment ka, ngayon dito masusubukan, anong uunahin mo? Yung commitment mo na magsaserve ka ng isang oras sa misa, sa simbahan, o i-give up mo yan, sasabihin mo, sister, tatawag ka, pwede ba mag-sub? Ikaw muna kunin mo yung aking 10 o'clock kasi meron lang akong appointment. Yan. Madalas, dito tayo bumabagsak. Naku, dito sa atin, pinapaalala lang sa atin ng Panginoon that God is telling us, first, have a deep relationship with me. Establish mo muna na talagang malalim ang ugnayan mo sa akin. Na naroon na kahit sabihin ng Panginoon, o isacrifice mo yung mga bagay na yan. Madali para sa'yo kasi, first of all, you believe and have faith that God will do everything for you. Na kahit iwanan mo yan, hindi, naniniwala kang hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa huling bahagi ng Misa, ng Gospel, na naroon na kapag ginive up mo yung family mo, yung possessions mo, and everything that you have, mas malaki pa yung ibabalik sa'yo ng Diyos. And that I can relate to myself. Iniwan ko yung pamilya ko for my vocation. Mas pinili kong sumunod sa Panginoon na magpari. Iniwan ko yung maganda kong posisyon sa trabaho. Iniwan ko yung maganda kong sweldo. Iniwan ko lahat. Pero ano naman yung kapalit na ibinigay sa akin ng Diyos? Kayo, yung mga parishioners na nasilbihan ko, God has given me more family. God has given me more friends. God has given me everything. Mas marami yung pinalit niya. Na yun mga kapatid ay sabi nga, it is always God who is working in our lives. Kaya nga lagi ko sinasabi, God is good all the time. And all the time, God is good. Kasi ganun tayo kamahal ng Diyos. Basta unahin mo muna siya. And He is inviting us to let go of whatever it is that we are holding back from fully committing to God. Kung sa tingin mo, itong bagay na ito ang nagiging hadlang para hindi mo ma-commit ng buong buong sarili mo sa paglilingkod kay Lord, then you have to cut it off. Then you have to sacrifice for it. Kasi yun yung nagiging hadlang para kayo makasunod ng ganap sa ating Panginoong Diyos. Madaling sabihin na wala na akong maraming kayamanan tulad ng mayamang lalaking ito. Pero kung tutusin, meron din tayong mga bagay na ayaw nating bitawan. Aminin man natin at hindi, may mga bagay sa buhay natin
na hindi natin kayang bitawan. For some of us, it might not be wealth. It could be our pride. Ang taas-taas ng pride natin. Ayaw natin magpakumbaba. Every time you have quarrel between you and your husband, gusto mo lagi ikaw yung nananalo, ayaw mo magpatalo, ayaw mo magpakumbaba. It's because of your pride. Ganon din ang ating sariling kagustuhan. No? Ang maipilit, maipilit. Hindi, ito gusto ko, itong dapat mangyari. Ang ating mga bisyo, we cannot just easily give up yung mga vices natin. Yung pagpaninigarinyo, pag-inom ng alak, pagsusugal, or even our unwillingness to forgive others. Na para sa iba sa atin, ang hirap-hirap magpatawad, lalo na yung mga taong nakasakit ng ating damdamin. Remember, we have to forgive. We have to surrender it to the Lord. It's for our own good. Hindi dapat tayo nagtatanim ng galit sa mananloob habang buhay. Tandaan ninyo, pag ganyan ang ginagawa natin, humarap ka sa salamin, ang pangit mo na. Kasi why? Lagi ka nakabangot, yung kilay mo nagsasalubong, lalo na pag nakita mo yung taong nakasama ng loob. Learn how to forgive. Have that humility in your heart. Nanaro na tayo sa buhay natin, kailangan natin magpatawad for us to live peacefully in our lives. Ang gusto ng Diyos, maging happy ka sa buhay natin. Ayaw ng Diyos na maging miserable ang buhay natin. Ayaw ng Diyos na kapag natutulog ka, nasusuntok mo yung asawa mo kasi napanaginipan mo yung kaaway mo. God wants us to be peaceful, to forgive those persons who have hurt us. These things, kahit maliit man sila, sa tingin natin, ay nagiging hadlang para masundan natin ang daan ng Diyos ng buong puso. What Jesus is teaching us today is not simply about giving up material wealth, but about having the freedom to follow Him without reservations. Hindi yung Lord, susunod ako, pero Lord, susunod ako, teka muna. Kinakailangan, pag sinabi mong Lord, I will follow you, walang reservation. Walang teka muna, walang bukas, o saka na lang. He wants our hearts to be fully His. Hindi niya sinabi na masama ang maging mayaman. Pero ipinapaalala niya na dapat na ang ating puso ay hindi nakatali sa mga material na bagay. We must learn to trust in God's providence and be willing to let go of anything that hinders our relationship with God. Jesus also tells us, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. At first, this may sound discouraging, but he follows it with a promise. For humans, it is impossible, but with God, everything is possible. That all things are possible with God. Walang imposible sa Diyos. Mga kapatid, kung tayo'y mananampalataya at tunay na magtitiwala sa Kanya, tutulungan niya tayong bitawan ang anumang humahadlang sa ating buhay espiritual. Peter speaks up and says, Lord, we have left everything to follow you. And Jesus' response with a beautiful promise that anyone who leaves things behind for his sake will receive 100 times more in this life and in the age to come and in eternal life. Mga kapatid, sana ang ating mga puso ay maging bukas sa tawag ni Jesus. Let us ask ourselves today, what is it that I am holding on to
that prevents me from following Christ completely? Ano nga ba ang nagiging hadlang? Ano ang mga bagay na hindi ko kayang isuko sa ating Panginoong Diyos? May we have the courage to respond to His call with full hearts, trusting that whatever we give up for His sake, He will replace with something far greater, far more lasting, and far more fulfilling. Amen.